Ito kasi matatagpuan ng ilan sa mga ipinagmamalaki nilang white sand beaches at world-class diving sites. Kapag nasa Panglao ka raw, hindi dapat palagpasin ng island hopping. It's 10 o'clock in the morning. Usually, low tide dito sa Panglao kapag umaga. Kaya ayan, ang baba ng tubig. Papunta tayo ngayon dun sa isa sa mga isla nila dito na yung kung tawagin natin lulubog lilitaw. Kasi kapag low tide, lumilitaw siya. Tapos kapag high tide, mga alas tres, nawawala siya at nilalamon ng dagat. Ang tawag nila dito ay Virgin Island Sandbar. Exciting! Tinatawag nilang Virgin Island. Ang sabi sa amin ng mga locals, ang tawag daw talaga dito ay Balut Sandbar. Pero dahil nung pinuntahan daw ito ng mga turista, tapos wala raw talagang any structures dito, talagang ginawa na nila, tinawag nila itong Virgin Island kasi wala daw talagang nakakatapak dito noon. Pero ngayon, tingnan nyo naman, no? Parang nagtayo na yung mga mangingisda ng kanilang floating market, in a way. Kung ano-ano yung mga binibenta na mga talagang nakuha pa mula sa dagat. I'm sure fresh na fresh ito. Ay, tuyong to! Tama po ba? Tuyong? Sea urchin. Ito yung pag sa ilalim, talagang malalaki yung mahahaba yung mga tinik niya. Tapos, delikado yan kapag natuso kayo, iba nilalagnat. Tapos ito yung mas safe ng konti kasi hindi masyadong nakakatusok. Maratang-tang ang tawag nito sa mga taga-Bulinaw. Anong tawag ninyo dito? Ha? Swaki! Ang ilang seafood, kakaiba at dito ko lang unang nakita. Gaya na lang ng mga naglalakihang alupihang dagat o mantis shrimp. Ang sabi nila pumipitik. Tapos, masakit yun. Masakit po. Tatabasin talaga yung ano mo, daliri. Pwede pong putulin. Pwede pong putulin yung daliri niya. Para kasi lagari yung ano. Parang lagari ang? Ito. Ang galamay niya ay? Pakita mo. Parang lagari? Ito po. Ayos hanaw. Parang lagari yung po. Mahaba po. Pumipitik yan talaga, putulin. Oh my gosh, talaga? Bakit talaga? Ito po, yung mahaba na yan, kapatulis. Eh bakit naman yan ang kinukuha ninyo? Delikado pala yan. Ay, binibitag po kasi yan eh. Ginagamitan ng nylon. Sa ilalim ng butas niya, yung bahay niya. So, itong lugar na ito, yung mga mangingisda mismo, nag-set up na talaga sila ng lugar para hindi na kailangan pumunta pa sa palengke or magbenta doon sa mga malalaking mga markets. Dito na mismo, fresh na fresh, pwede kang makabili ng mga, wow, mga laman dagat. Ito ay sugpo. Talaba. Oyster. Oo. Pugita ito, no? Pugita. Tapos abalon. Ay, abalon! Ang mahal dito! Nung nagpunta ako noon sa China, sinasama nila ito doon sa very, 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 very expensive soup nila, itong abalon. At talagang, sabi nila, it's one of the most expensive soups in the world because marami siyang mga iba't ibang ingredients at kasama dun sa mga ingredients sa primera klase ay yung ganito, abalon. Dito, ang tawag abalon din? Abalon o may din. Tawag ang mga kapinan. Buhlan? Kapinan. Kapinan. Magkano yung ganito? Depende, ma'am, kung kapag yung mga Chinese bibili namin or yung mga tourist talaga, binta namin ng ganyan, mga 200 per one. Pero ano, kapag 200 per one piece. Per ha? One. Isang piraso, 200? Opo. Bakit ba ang mahal-mahal nito? Mahirap ba itong kunin? Opo. Nasa ilalim ng bato yan. Uy, ano ito? Saan? Oo. Buhay ito. Ayun. Nakakain na ako ng ganito sa summer noon. Ay! Sea cucumber. Oo. Naghuli ako ng ganito sa Giwan, Eastern Samar. Naku, alam nyo, madali lang kunin yan, yung mga sea urchin. Yun nga lang, naglalabas yun ng dagta. Diba? Tapos malagkit sa kamay. Oo. Dati, nagsimula sila, isa, dalawa, tatlong mangingisda lang na nagbebenta. Ngayon, tignan nyo,
More than 50 na mga mangingisda ang nagpupunta dito at dinadayo na rin sila ngayon ng turista. Talaga namang dito, sigurado ka na fresh yung makakain mo na seafood. Excited na akong tumikim! Paano nga ulit yun? Ano sinabi mo sa kanya? Hindi, sa Chinese. Ano sabi nyo? Sino Chinese mo pagluto? Chow. 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 Chow da. Chow da. Chow da. Yung chow da is ihaw. Chow da, kaw da. Yung chow da is fried. Fried. Oo. Tapos yung kaw da? Ihaw. Siyempre, dahil turista ang peg ko ngayon, hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong matikman ang ilan sa mga ipinagmamalaki nilang seafood recipes. First on the list, fried rice abalone. Pakukuluan muna hanggang lumambot ang fresh abalone o kapinan. Saka tatanggalan ng shell at lilinisan ng bituka o laman loob nito. Nakakatuwa dito kasi talagang parang yung mga the usual na mga paluto na nakikita natin sa mga dampaan, ganyan. Makeshift lahat, nandito na lahat ng mga ingredients nila tapos niluluto lang nila dun sa uli. Ihiwa natin. Ihiwain. Igigisa muna ang luya, kamatis, bawang at sili. Saka ilalagay ang hiniwang abalone. Pag nagluto ka ng pusit na hindi pwede masyadong matagal kasi titigas, Pwede ko ito matatagalin mo kayo. Marami lalambot siya. Lalambot siya habang tumatagal. Oo, hindi kakulat sa pusit. Oo. Matagal. Titimplahan ng chili powder, pampalasag, ground pepper at black pepper powder. At dadagdagan ng kaunting toyo. Tapos lalagyan ng kanin. Pero pwede rin walang kanin, pwede rin ganun isa lang. Ang tawag nyo doon, sisig. Opo. Kapag gusto mo marami kayong makatikim ng abalone, ihalo nyo siya sa kanin, parang fried rice. Uy, sarap ha? At saka malambot pa rin siya. Walang lansa. Kasi nilagyan natin ng ng luya. Yung texture ng abalone para siyang may pagka-squid pero mas malambot. Kung ang hanap nyo naman ay medyo challenging sa panlasa, pwede naman daw ihain ang abalone sa ibang paraan. Ang version ni Aling Lorna, stir-fried abalone with chili and garlic. Sabay-sabay na igigisa ang pinaghalong carrot, sibuyas, bawang at hiniwang siling berde. Lalagyan ng chili sauce at hot sauce. Kaunting gisapap. Presto! Ready to serve ng stir-fried abalone with chili and garlic. Bukod sa abalone, pwede rin tikman ang kanilang sariwang huling mga swaki o sea urchins. Yan, ang ganda! Actually, mas maraming taba ata ang maratang-tang o ang swaki kesa sa sa tuyong. Mas mahirap kuhaan ng tuyong eh. Oh, napakamahal ito sa mga Japanese restaurants. Ako, kinakain ko lang ng ganito eh. Magkano benta niyo sa ganito? 20 per piraso po, ma. 20 lang. 20 per piraso? Mahal na rin, ha? Kung di nyo carry kumain ng fresh sea urchins, ang sarap nito pwede pa rin namnamin sa sinangag with sea urchins. So ito po, may carrots, may bell pepper, onions, at saka garlic. Oo. Saka may sili. So parang lang siya, stir-fried lang. Marami dun sa mga lutong Chinese, stir-fried siya talaga. So kailangan mainit na mainit na mainit yung kawali mo para hindi magtubig kaagad yung ingredients. So nilagay na natin yung sea urchins.
tapos kanin lang. Actually, yung sea urchins, ano eh, kahit na konting luto lang yan, okay na siguro eh, no? Dahil pinakain nga yan ang hindi niluluto. Meron siyang very milky flavor. Parang aligirize yung peg nito. Lalagyan ng chili sauce at hot sauce. So, meron na tayong ulam na stir-fried abalone. Meron pa tayong kanin na sea urchin fried rice. First time ko to. Ang-anghang! Nilagyan niya ng chili sauce. So, parang ang nangingibabaw sa kanya yung parang yung lasa ng chili. Yung pagkakaluto dun sa abalone, saktong-sakto lang. It's still very tender. Hindi siya rubbery. So, yum! Parang may pagka-sweet and sour ata yung chili sauce na nilagay niya. Parang naparami ng ano, ng chili sauce. So, hindi ko masyadong nalalasahan yung sea urchin. Ilang minuto pa, unti-unting kumapal ang dami ng tao sa sandbar. Mapalokal man o dayuhang turista. Patunay lang na dinarayo na talaga ang buhanginang ito para sa naiibang dining experience sa gitna ng dagat. Ano to? Tapos, tinalagyan lang ng ano? Pwede matikman yan? Paano mo malalaman luto na? Pag natuyo ang... Ah, may mantika siya. Pero konti lang, para hindi dumikit yung laban. Ah, okay. Uy, mas madali na siyang kunin. Ito yung sea urchin na gusto natin. Panalo to. Yung pagkakaluto sa kanya, ano, ihaw lang kasi talaga eh. So, lasang-lasa mo pa yung dagat. Pero, nai-enhance na siya nung ano, nung lasa nung ginisang gulay. Bukod sa sea urchins, abalone, hipon at pusit, meron din silang itinitindang pugita at spider seashell o mas kilala sa tawag na saang. Yes, ma'am. Magkano ang saang? Hindi lang, ma'am. Oh, sige. Ihaw lang talaga luto ito? Oh, yes, ma'am. Ihaw, ma'am. Ano yan nilalagay mo? Mandika lang? Hindi. May sauce, ma'am. May calamansi, tuyo. Tapos may oyster sauce. Oyster sauce? Ah. Oo. Ayan. Pag ubos yung tubig niya, ma'am, luto na yan. Yung mismo tubig niya, ma'am, magluluto sa kanya. Yung mismo yung tubig niya. Nakakatuwa yung pagluluto nitong saan kasi parang may sarili na siyang palayok. Di ba yung pan, ito na yung lutuan mo mismo, yung kanyang mismong shell. Tapos may tubig siya sa loob. Iluluto mo talaga yung laman doon mismo sa sarili niyang tubig. Yun. Uy! Yan pala yun! Ito yung talagang calamansi lang yung seasoning niya. Walang nilagay na kahit ano, hindi rin siya. Parang mas masarap siya na meron toyo. Parang kapareho siya ng pusit pero may manamis-namis siyang flavor.